Walang iba pang sasarap sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay huwag na huwag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi kang pakikinggan, magpakailanman. Awitin mo at isasayo ko. Isa to sa major hits ng aking grupong VST and Company noong 1978. At tila naging dance anthem na ng mga Pinoy pagpanghanggang ngayon. Gusto nyo ba ng quick masterclass tungkol sa original Filipino music? I'm sure di pa pinapanganak ang ilan sa inyo ng aming buuin itong tinatamasa natin ngayong OPM. Mag-rewind lang tayo ng konti. Ang OPM ay nagsimulang tangkilikin ng mga Pilipino sa kantang Pers Lab ng Hotdog. At sinundan ito ng TL Ako Sayo ng grupong Cinderella. Meron mga iba pero ito yung mga tumingkad noon. At pumasok na yung mga katulad nila Rico J. Puno. Masasabing isa ang kantang anak sa iconic OPM songs noon. Ito ay sinulat at inawit ni Freddy Aguilar, which I produced for the first Metro Manila Popular Music Festival o Metropop nung araw. Masasabi kong lubos ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa OPM noon. E kamusta naman kaya ang OPM ngayon? Mas malaki na ba ang O, opportunity, sa music industry? P, popularity, o patok pa ba ang tunog Pinoy sa atin? At M, musicality? Tatak Pinoy pa rin ba ang mga kanta natin ngayon o sobrang naiimpluwensahan na ng tunog mula sa ibang bansa? Ako po ang katuwang ninyo tungkol sa usaping ito. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin, mag-reality check tayo. Pinggin ang Real Talk ng Bayan. Kung sama-sama lahat tayo may magagawa. Pantay ng bayan. Iyayag ang saloobin. Himayin ang hinaing. Alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check kayo. Tingin ang Real Talk ng bayan. Bayan. Kung sama-sama lahat tayo may magagawa. Pantay ng bayan. Iyayag ang saloobin. Himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check na. Tingin ang Real Talk ng Bayan. Dumilig. Dumilig. Parang sa dinamin ang pain. Dinamin ang pain. Mga Kanep 25, please welcome ang isa sa mga aabangan nating singer-songwriter sa henerasyong ito, Hazel Faith. Hello po, Tito. Welcome to Reality Check, Hazel Faith. I'm so honored po to be here, you know, fangirling inside. It's our honor and pleasure to have you.
Kwentuhan mo nga muna kami tungkol doon sa inawit mong cupcake. Ikaw ba nagsulat nito? Ako po ang nag-compose ng cupcake. Uh-huh. This song is actually, sinimulan ko po siya as a joke dahil nagsimula po ito sa isang code word namin magkakaibigan, cupcake. Ang ibig sabihin po niya, warning ng kaibigan ko yon na medyo masyado ka na mabait sa lalaking yan, nami-misunderstand na niya yung intentions mo. Hindi na friendship ang tingin niya sa'yo. So ibang, kaya ibang tawag, hindi yung... Kasi usually, yung ginagamit ng cupcake, cupcake. Ito po, specific naman po ito sa sitwasyon ko na sinasabi ng mga kaibigan, parang gusto kong bumili ng cupcake. Yung parang ganun okay. So, maiyaan na nila ako sa sitwasyon. Meron ng red flag. Opo, parang, wow! Opo, red flag. Kaya pero unang song mo raw, sumikat yung Kinikilig? Yes po, that's my persona. Tungkol saan, tungkol saan yun? Ang Kinikilig po ay actually inspired po ng Awitin Mo at Isasayo Ko yung kantang yun. I wrote it because I wanted to write a song that people could sing in the streets, na parang ini-imagine pong nag-break out ang musical sa barangay. And tungkol po siya sa isang crush, like a wholesome, innocent high school crush. Kung Awitin Mo, Isasayo Ko, naging influence sa'yo somehow doon sa Kinikilig, kapag gawa mo ng kanta, na ano-ano mga nakaka-influence sa'yo? Mga kanta? Situation? Marami pong nakaka-impluensya sa akin. Minsan po, yung mga kanta at yung mga experiences ko, nung narinig ko yung kantang yon, katulad nga po na Awitin Mo at Isasayo Ko, kinikilig po talaga ako nung time na at nai-imagine ko po yung warmth nung kanta na yon, yung warmth nung everything na experience ko habang pinapakinggan ko yung kantang yon. At I wanted to channel that sa kinikilig. Pero minsan din po, tao, minsan yung mga best friend ko, susulatan ko sila ng kanta dahil love ko sila or birthday nila or gagawin ko sila ng kantang ganun. So, iba po. So yung love song. Yes po. Na experience mo na yan, siyempre. Very much po. I'm kaya happily married po ngayon. Kaya yung nakaka-influence sa kanta mo. Opo. Hazel Faith, mga gaya mong nasa young generation. Ano na ba ang timpla ng music na gusto ninyo ngayon? Ang tawag po namin ngayon is P-pop. P-pop. Rise. P-pop. P-pop naman, po. No? Filipino P-pop. Yes. No. I don't wanna say na it's derived from K-pop or J-pop, pero sumasabay po siya in the trend that we call it P-pop. Although pop has always been, alam niyo naman po, pop has always been in our blood naman. Alright. So, katulad nung single mo kanina na Cupcake, and then Kinikilig. Saan ka pwedeng abangan ng mga Kanet 25 natin? Pwede niyo rin po akong i-follow sa lahat ng social medias ko. Just search Hazel Faith and you'll see the blue check and that's me. Ayun. Congratulations. Maraming salamat po. Hazel Faith, thank you very much. Thank you po, it's an honor. Tutuloy natin ang usapang OPM noon at ngayon kasama ang dalawa sa mga masasabing gem ng original Pinoy music. Kung sino sila, abangan sa pagbabalik ng Reality Check. Salamat sa inyo mga ka-Net25 dahil umabi ng 1 milyon ang mga subscriber ng Net25 YouTube channel. Let's subscribe together here on Net25.
makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. Oh, Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So, let's just always choose to be kind. Kada umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's live together, Sunnet 25, Sunnet 25. Welcome back sa Reality Check, mga Kanet 25. Espesyal ang episode natin ngayon dahil sa mga espesyal nating panauhin. Ang isa nating guest, isa na yata siya sa mga pumakyaw ng galing sa field of music. Musical composer, arranger, producer, musical director, songwriter, singer, multi-instrumentalist, percussionist, drummer pa. Wow! Welcome to Reality Check, Mr. Tats Faustino. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for joining us, Tats. Of course. Okay. Anytime. Anytime. At nako, ito naman. Siyempre, ang maituturing na isa sa mga OPM female icon at nag-iisang pop diva ng bansa, Miss Ku Ledesma. Hello, Tito Sen. Hi, Ku. It's a pleasure to be here, to be part of your show. Thank you very much. Magandang gabi sa inyong dalawa. Sa gabing ito, hihimayin natin itong OPM. Hindi yung original Filipino music na OPM, kundi OPM, O, opportunity, P, popularity, pagiging patok ng musikang Pinoy, at M, musicality, sa sitwasyon ng OPM ngayon. Ganun right. Yung gusto natin okay. Mangyari. Ku, nahin yes, natin si Ku. Yes. Mag-reminisce muna tayo. Paano nagsimula ang solo career mo as a singer? Dati meron kang banda eh, may grupo ko eh. Well, actually, I started with Ensalada sa Holiday Inn. Mga 8 months yun. And then, I moved to another band, mm-hmm. Dance Music naman. And then after that, I put together The Music and Magic with my manager, si Sandra Chavez. Ah, and Sandra, the rest of course, is history. Paano ka nagpunta sa solo career? Eto well, na. You know, pagka maraming bookings na Ku Ledesma, hindi ko na nasasama yung Music and Magic. Pero binisita ako ni Vic Del Rosario mm-hmm. with George Canseco. George. And he gave me Dito Ba. Dito Ba na yun, nakakatawa pa nga yung ano nun. Dahil hindi niya binigyan ako ng ano advance copy. Doon na namin pinag-aralan. Sa studio? Oo, sa studio. Oh, may talagang ugali ganun si George. Eh. Yes. Kung sumulat yun, bigla-bigla din eh. Oo. Dito Ba is your first recording and the first hit. My first hit, yes. My first hit. Uh-oh. Paano nga ba ang takbo nung? Teka, may baon akong ano eh, microphone. Dito ba? Maraming reverb. Ano? Okay, next. Yung klase ng boses mo, hindi kailangan ng reverb. You're very kind. Thank you. Ang ganda. Yun ang first single mo. First hit ka agad. Yes. Alright. Ikaw, Tats, totoo bang exposed ka na sa music at the age of 8? Yun ang kwento sa amin eh. Because we're a family of ano kasi, yung
yung bata ko, my brothers, yun, may kombo-kombo nung araw eh, di ba? Kombo pa, no? So, kombo pa ang tawag nila. Oo, so, kami, talagang pag-isip mo pa lang, or every weekend, there's always music in the house. So, kaya nalalaman ko rin yung mga lumang songs na hindi ko actually panahon. As in, kaya medyo exposed ako sa mga instrumento, ganyan. At also, that age, ah? At that age, kasi napapanood ko sila. Sometimes I try, nag-umpisa ako sa drums actually eh. Until nainis sila, kasi nga drums daw ako ng drums. Nainis sila sa akin. Maingay. Kasi hindi ako marunong. Pero syempre, self-taught ako. So, I pursued it until I went to, yun nga, sa high school yun, naging serious ako. And then, nung sa kundirana ako, finally, it dawned on me na, Tito Sen, na parang gusto kong gawin to for life. Yung ganong feeling na parang yung satisfaction, yung gratification. Music talaga. Music talaga gusto kong gawin. Talaga. Until yun nga, yung sa composing naman, Tito Sen, syempre, wala akong pang bili ng mga, ng mga regalo, ganyan. So, ang ginagawa ko, gumagawa ko ng kanta pang ligaw, ganon. Kaya, yun doon nag-umpisa yun, actually. So, I'm sure it's not a new story. I'm sure maraming nagaganyan din. I'm sure sa dami ng mga nasulat mo, mga composition mo, mga OPM hits, ano ha? Ano top 3 para sa'yo? Top 3? I would kung think... si Ko, merong dito ba, Till I Met You, tapos you also made me a hit, ha? Ano top 3 mo? I would think na, kasi first kong published song was with Gary V. Mm-hmm. Yung Just Hang On. Who knows, we might get there. Mm-hmm. After all the waiting nice. Done, we'll be the ones to find out if we hang on. None. You know we're on our way. So just hang on. Ikaw ang nag-compose dyan? Ako nag-compose. Ikaw din ang nag-produce? Una, I was 15 when I wrote it. And it was published when I was 16. Mm-hmm. You must have been in love. Well, I must have been hurt, actually. So that was the first one. Ano? So until now, yun ang top 3 mo. Meron akong isa pa. Of course, yung ginawa ko for Randy Santiago. Hindi yung babaero yan. Hindi babaero yan. At hindi magbabago ang gusto ng puso ko. Wala nang hahanapin pa kundi pag-ibig mo. May hiwagang natanto. Ganda. Mula sa unang pangtagpo, mananatili ito at hindi magbabago. Oh, I like that. Eh, yung Kiko, ano yung ginawa yung mo Kiko? Sige, akantayin ko. Ano yan? Ayan, sige. Naglalakbay ang aking isip. Hanap ka ng iyong alala natin yun. Oo. Malalik kasi ganda. Yan ang mga parang mga OPM. Magaling. May isa pa actually. Siyempre, sung by Regine. Si Regine Velasquez to. Dadalhin kita sa aking palasyo. Oh yeah, that song. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Wow! Ganda. You competed during the 6th Metro yes, Pop. Yes, 6th Metro Pop. Baka sa mga kabataan niyan, baka hindi po inabot yung Metro Pop o Popular Music Festival nung araw yun eh. And you won the grand prize yes. for the song Till I Met You by Till Odette Quezada. Yes. Diba? Totoo bang ayaw mo daw talagang mag-compete sa Metro Pop? Ayoko, oo. Mm-hmm. Hindi ako katulad ni Regine. Si Regine kasi lumaki, contest ng contest yan eh. Contest era. Yung first time na contest, sabi ko, hindi bali na, iba na lang ang kunin mo. Actually, may history yan eh. Oh. Dahil broken-hearted ako that time. Ah, kaya so, pinatulan mo? Naghahanap ako ng isang kanta pa para dun sa album ko. Sabi ko kay Odette, iisa na lang eh. So, binigyan niya ako ng tatlo. I cannot remember the other one, but she gave me Till I Met You long, long time ago. Eh, sad yun, no? So, nakaka-relate ako. So, yun ang kinuha ko. Can you imagine, hinindihan ko Until I Met You? And it's one of my biggest hits. Correct. Pero ano yan eh,
yung Metropop noon, yeah, hindi yung singer ang kontesera. Eh. Correct. Ang song. Contest doon yung writer, yung song. Mm-hmm. Yung song eh. At ipinanalo mo. Yes, at malaking bagay din siyempre yung singer. Paano nga umpisa noon? Till I met umpisa you. O yung ano na lang. Sige, ano yung part na? Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Whoa. Araw yung they look forward to it, yes, every year. Yes, of course. Of course. Ano, doon sila magkakaroon ng pagkakataon na yung mga composition nila, marinig at I was one of the dreamers, actually. Yes. Bakit tinigil? Wala na. Ang buhay ng Metropop was dahil pinapatugtog eh sa radio. Oo. Without that, hindi makaka-vote yung mga listeners. Malaking diba? Bagay din yung radio, broadcast. Yes, very. Pero, very. Saan nagsimula yung title mong pop diva? Nako, si Floy yan. Floy Sino? Quintos. Oh? Oo, si Floy Quintos yan. Sabi, bakit? Hindi ko alam sa kanya. Siguro because yung mga big gowns and big shows, yung mga ganon. Tapos yung iba sumunod na diva na rin. Oo. Hindi, pero ikaw ang tinatawag ng pop diva eh. Yeah. Pero sa isang banda, pag sinabing diva, kumisan may ibang connotation. Correct. Ang tunay na connotation, ang meaning nun ay isang mahirap katrabaho na malaking singer, popular. Pero sa amin, ang meaning namin ng diva, magaling. Malaking performer, talagang production concepts. In other words, nagkaroon na ng double meaning yun. Yes, kasi yes. Ganun din si Barbara Streisand eh. Yes. Oh, tinatawag yes. na diva. Maraming diva sa Amerika kasi, rin. Kasi napakagaling. Di ba? Talaga naman. Ang grande kasi kung mag-show. Oh, pero may pagka-diva talaga. Sa rehearsal pala yun, ayaw niyang titignan siya. Ganun ba? Musikero, huwag niyo akong titignan. Parang ganun, bawal. Bawal, di siya nakaayos, di siya ano, ayaw meron niya. Din akong konting ganun. Pag kumakanta ako at nagtitaping, huwag mo na akong tingnan kasi napapatingin ako sa iyo. Kaya, totoo ba ko na nag-perform ka na sa more or less mga 1,000 concerts? More na actually. Ng, sabi nung assistant ko, more na daw. Bansa. Loob at labas ng bansa. Yes, yes. Ha? Ano ang most unforgettable concert mo? Sa dinami-dami na yan, madami. Ano yung hindi mo makakalimutan? Yeah, the most was when Ninoy Aquino died. Mm-hmm. And we had Inspired Madness sa CCP. Okay. It was the first time I sang Bayan Ko. Ah, and it, I see. It was the audience stood up, talagang it was a different kind of time na you know, there was an unrest in our country because of that. So tamang-tama we were doing Inspired Madness. Doon ko pa lang natutunan yung Bayan Ko. Sabi ni Ryan Kayabyab, kailangan kantahin mo yan. Pinapapara sa akin nung CCP. 1983 yan. Oo, ayaw nilang kantahin ko yun noon. But it was a very meaningful concert. Nandun pa si Peke Galiaga as director. So very special. Yeah. Si Tats naman, napakarami mo na rin concerts na idinirect. Ano? Actually, hindi mo na mabilang. Mas maraming sa TV actually. Because I did SOP. Ano hindi mo malilimutan sa lahat? Ay, no. Most memorable concert. Talaga. Ang hirap nun. Hindi ko naisip yun. One concert that you will recall na talagang kinaka. No, iba-iba yun, lalo na sa TV. Kasi dati, parang yung mga people you looked up to as I was doing the TV show, ganyan. Yung mga dumadagdag yung mga guests na akala mo, pinapanood mo na, hindi mo akalaing, like for example, ko, di ba? I mean, she's one of them. Biglang you'll be working with the stars of yesterday and today. And it was really an honor for me to be able to meet them and, you know, you work with them. Work with them and do music with them, ganyan. Yeah. Kaya tumatawa ako. Yun nga, tsaka pag-produce ka rin, di ba? Yes, of course. Well, naalala ko nung producer ako, nung vice president ako ng Bicorp Production eh. Bicorp Group of Companies actually.
para mabigyan ng opportunities yung mga unknown, ano ba, nakadidiscovery natin yung mga artist, ano? Ikaw, nakapag, I'm sure, nakapag-discover ka rin ng mga ano. I'm not really a discoverer, pero I would like to think now, because of the songs that I made, merong siyang push for the artists, whoever sang my songs, kanyan. I would like to think it's both ways. It's push for me, it's push also for the artists. Siko kasi parang si Rico Puno eh. Hmm. Nakita, tumakanta eh. Nakita ng mga producer kumakanta. Yes. Ganyan, parang kami sa Spindle, si Rico. Yes, si Rico, yes. Sa Music and Magic. Kaya yung producer, kinukuha. Uh-huh. Meron ding mga opportunity na from nowhere. In my case, meron akong ganun. I'm continuing that though. I have a new artist actor. Yan yung si Aaron Cuneta, Paz Fernandez, Anthony Castelo, yung mga ginawa namin, Asin. Mm. Ang hindi ko makakalimutan yung experience ko kay Sharon. Kasi 12 years old. 12 years old. I record ko ang title, Tawag ng Pag-ibig. Ano? Plak. Hirap tawag na hirap akong mapatugtog. Tawag ng Pag-ibig. Sa radyo. Tinatanong ko yung mga DJ, bakit ninyo tugtugin? Eh kasi daw, 12 years old, hindi sila makarelate. So ang ginawa ko, tinawag ko si Ray Valera, isa sa mga associate namin na producer. Sabi ko, gawa mo ako ng kanta tungkol sa mga DJ. Yun yun. Na, ginawa namin sa DJ. Tinugtog ng mga DJ. Nakilala na. Kaya may mga galing, opportunity na nilagyan ng production that's mo. A eh, diba? That's a hit. Oo. Ano masasabi niyo sa para, sa ano ko, ikaw, sa pagbibigay ng opportunity sa mga bagong talent? Sa mga talent ng panahon noon at saka yung nagsisimula pa lang? Wow. Ayoko namang i-anong sarili ko. Pero nung nakita ko si si Gary muna. Si Gary muna sa TV. Uh-oh. I mean, he was a guest in the same show that I was. Sabi ko, oh, ang galing nitong batang to. Anyway, inimbita ko siya sa isang show. Mm. It's called Perfect Company. And then si Regine, yung nakita ko sa TV, tinawagan ko si Sandra. Sandra, mm-hmm. You have to see this girl. Chona pa siya. Yeah, and then, hindi napuntahan ni Sandra Chavez, my manager, because ang layo ng bahay ni Regine sa Bulacan. Mm-hmm. Ang pumunta, si Ronnie. Kaya he was the first manager. Ronnie, Ranares, yan lang. Pero 80s na yan. 80s at nakatulong na yan. Talaga si Ronnie at saka si Ida Ramos sa kanya. Ikaw, Tats, kasi very active ka pa rin ngayon dahil sa mga TV shows, mga ganito. Ano masasabi mo sa panahon ngayon in terms of opportunities for young people? Ngayon, kasi mag-post ka lang sa social media. Yes, actually. Ang kanta mo, pwede mag-viral. Meron silang, okay na. Malaki yung advantage nila ngayon, the new generation. Mas madali oportunidad nila ngayon, di ba? Because dati kasi wala naman social media. So social media is really a very big factor now. And yes. It's like it nagkaroon ng equal opportunity for everybody, not only here, globally also. Correct, but yes. That's the problem of the producers. Hindi mo mabilang. Well, ang actually, hirap tantsahin talaga. Unlike before, panahon nung ginagawa alam namin. Alam mo kung sino yung gumagawa. Late 70s hanggang 80s, sila ko. Hindi lang yun. Nabibilang namin. Ilang yes, 45 na nabenta. Ilang yes, LP na nabenta. Yeah, alam true. Mo, gold record, yes, platinum. Ngayon, ngayon, ang hirap ng bilangan, ang hirap ng... Dinownload, dinakinggan, sabihin ganyan, well, mga 1 million views daw. Oo nga, we transition to streaming. But it doesn't translate to... Yes, hindi binili. Well, diba, iba? Well, yun lang ang palagay ko, I think, because, diba, mas maraming choices ngayon. Before, hindi natin alam kung ano ba yung tinutugtog sa ibang bansa, ano yung tinutugtog dito, ano yung mga pinapatugtog. Mm. So, we have more choices now. I think that's an advantage. It's we reach out. People are more musical than before, diba? Pero we're talking about mas marami. Really? You think so? Well, musical as in they have their own playlist, diba? Everyone has his may own playlist. May kanya-kanya silang may kanya-kanya silang gustong taste, kanyan. Kung dati hindi sila nakikinig ng music, nakikinig sila ngayon. Now, pero yun nga eh, babalik ako doon ngayon doon sa OPM. Ano? Gusto natin kasi matuloy pa rin na ang OPM, yung original Filipino music yes. natin, ay ika nga highlighted pa rin ng ating yes. mga kababayan. At kung pwede makarating to the rest of the world. Di ba? Anyway, right. Tuloy right. natin ang usapang OPM sa pagbabalik ng Reality Check.
This portion is brought to you by Rewind 8 Automart. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Patikang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos, kasama gabi-gabi sa mata ng Agila Primetime. Bakit nasa labas yung mga tao? Ano nangyayari? Magkakaroon dito yung tinatawag na garage sale. Daming pagkain na. Ano meron? Magbi-binge-watch kami ni Ollie ng mga anime. Eh, sakali ako! Dad, wala ka namang kilala sa mga kahit sinong character sa anime. Waste of time. Pagpa-DNA test ka, ha? At nang malaman talaga kung talaga nanay mo ito, palagay ko ito yung kamatrona ng nanay mo, yung original nanay mo. Stop! Ang layo ninyo! May mga alam ka ba sa mga anime-anime? Da! Ako ang pinakabagong superhero. I am Mac. Excuse me. Basta mo tinago yung kapatid namin, ha? Hoy, Iris, tigilan mo ako, ha? Let's live together. Sunnet 25. Sunnet paborito ninyong game show tuwing Linggo ng gabi. Please, let's welcome our little gamers na Acrobats! Wow! Gawin mo nga yung isa yung nakataas. Tapos umarap ka kay Yuki, sabi mo, Yuki, I love you. Ay, Yuki. Hi! Yeah! Kaya naman ipapasa yung tanong na yan. Kaya po, kay Toto. Baka si Toto ang napili mo. Kung nga, di ko alam siya pa kaya. Toto! Ropelia po. Itong dalawa to, kaya naman to magkaaway. And this is... Tara, the game! Agad-agad! Level up! Level up! Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. Nagbabalik po ang reality check. Kasama pa rin natin sina Miss Kuledesma at Mr. Tats Faustino. Tuloy natin ang talakayan. Ayon sa pandaigdigang pag-aaral ng social media agency na We Are Social at social management platform na Hootsuite noong 2019, ang Pilipinas daw ang may pinakamataas na oras online para makinig ng music. It's true. 2 oras kada araw ang ginugugol di umano ng mga Pinoy dito. Likas na talaga sa atin ang mahilig sa music. Pero alam nyo, mga Kanet 25, hindi biro ang mag-compose, magsulat, mag-produce at kumanta ng kanta. Tats and Ku, ano yung mga hindi nyo makakalimutang experience habang nagko-compose or ikaw ay nagpo-produce at kumakanta ng bagong kanta? Tats, ikaw muna. Ako, meron ako isang kanta for Gary before na na-release before. Ang Umibig, yung name. Ang nag-produce nun, si Spanky, I think, si Spanky. And yung mga memorable na, alam mo yung dati pumupunta tayo sa studio, not like now, di ba? You can just record anywhere. That time, you have to go to the studio, and you have the feel of the studio. And I remember this recording niya. Hindi niya, para sa akin, hindi niya makanta, hindi siya at ease. So yung mga technique namin before was, patayin natin yung ilaw or something like that. Yung mga ganun. So pinatayin namin yung ilaw. Eh, paano yun? Hindi niya mababasa yung lyrics, di ba? Kasi pinatay mo yung ilaw, eh. Di ba? So may konting faint light just to for him to be able to read it. And then, nakanta niya ng maayos. Yun so, yung mga hindi ko makalimutan na mga, alam mo yun, yung mga hacks ng araw. Oo. Sa'yo, Ku, pagka may kakantahin ka na bagong kanta, bagong composition, pareho nang nangyari sa Dito Ba? Doon mo pinag-aralan. Yes. Pag pinakinggan mo yung Dito Ba, Kung marunong ka talaga sa production, sasabihin mo, si Kula Desma parang hindi pinag-aralan yung kanta. Kasi ang hagod is, dito ba,
pumatok naman dun sa ano kanta, Pumagay. Ang dapat kong kalagyan. Pero actually, di ba ako sigurado dun sa tono eh. Kasi dun palang tinuturo sa akin ni George. Pero ang, what's interesting is how, ang galing talaga ni Ryan Cayabyab that he was able to turn yung sinong baliw into like Bohemian Rhapsody. So, pero pag titingnan mo, sabi ko sa kanya, gawin mo nga yung sino ang baliw. Oh. Kasi napakagandang awitin, ano? Wow, I was so surprised. Sobrang ganda yung pagkagawa niya ng areglo. Sa bagay, doon magkakatalo talaga eh. Well, yung arranger, that's, producer. Yes, that's yan. Where we see the talent. Yes. At saka iba, kapag ang singer, binabantayan ng producer. Yes, yung pinaka-composer nando doon. Mas mabuti. Yes. Kanina napag-usapan natin ng opportunity. Now, popularity or patok sa Pinoy. Ano? That's kanina, kinanta mo yung top hits mo na, well, top songs, favorite songs mo. Anong meron dito sa mga ito na pumatok sa pandinig ng Pinoy? Palagi ko, as Pinoy, di ba, always the puso. Yes. The story of love, the story of pagmamahal, the story of agony and defeat pag na anong tawag doon pag nag-fail yung pursuit mo of maraming happiness. Ganun, maraming eh, no? Ganun, mas maraming nakaka-relate ganun. Nakaka-relate mga tao, parang it's like a card na in song form na a love letter yes oo kinikwento mo oo ko halos lahat ng mga albums mo nung sa dami ng albums yung mga kinakanta mo. Kinakanta sa mga karaoke. Good yun. Ano, at saka, yun na nga eh. So nahuli mo ang kiliti. Choice mo ba yung karamihan doon? Or ikaw nga producer? Or hindi ka pumapayag pag hindi mo gusto yung kanta? hindi. Wala akong control nung mga sa karaoke because they released Minus Ones eh. Ang Biker and Black Gold, no? It is also a way to sell more albums. And for me, it's good kasi talagang nakikilala yung mga awitin ko. Well, this popular, ika nga eh. Kapag sinabi bang popular ang isang kanta, masasabi mong may quality. Quality. Parallel ba ang dalawang ito? Hindi. Hindi, no? Hindi. Correct. Actually, may ano yan eh, parang there's no wrong music. Right. It's really a matter of taste. Kung para sa akin, maganda to, para sa iba, mas maganda to, mga ganon yun eh. Minsan so, sa beat lang, bumibenta na. At saka ano yan, depende sa market eh. Correct. Eh. Marami kaming na-produce nung araw na mga kantang ganun-ganun lang eh. Pero ang lakas eh, popular hit. For example, yung Tingaling. Quality ba yun? Pero napakalaki ng benta. Correct. Tingaling, ding dong, tingaling, ding dong. Ang laki ng benta noon. Pero hantindi noon. Ayun, diba? May idea ka na ngayon. May ano naman eh. Meron naman talagang purpose yung mga, may market yan eh. Kanya-kanyang market yan. Kaya nga eh, yung Yoyoy Villame eh. Yung mga Magellan. Yes, ang dami namin ginawa ganun. Oh. Wide yung market ng production namin eh, ng Bicol eh, saka Black Gold eh. So, lalo na yung Bicol. Eh, ganun eh. Meron talaga, no? Depende. So, it doesn't necessarily mean na quality, hit, hindi eh. Pwedeng hit dahil nagustuhan. Popular. Nakiliti, diba? Nakiliti yung audience. To some, it might not pass as quality, di ba? Sa iba, pero sa iba, popular. Gusto nila eh. Siguro kung ano rin yung sentiment ng mga listeners at that time, no? Oh, siguro din. Kinakagat yung, ano, yung meaning ng song. Alam pa, if we're looking for message. Something, we're looking for something funny, we're looking for something, di ba? Yes. Yung mga kanta noon eh, ano, di ba, nag-uumpisa yan, papadala lang yung mga tape eh. Cassette. Di ba? Cassette. Eh. Di ba? Yes. Tapos papadala mo sa mga... Pero nung araw, ang style na mapapadala namin sa radio stations, test cut. Test cut muna bago i-release. Titestingin mo kung papatok at gusto ng DJ, magugustuhan naman. Okay. Pag may mga tatawag, magre-request, alam mo na. Alam mo na kung alin na ipopromote mo. May mga ganun eh. Oh. But that was then. Ngayon, may music apps na eh. Correct. May Spotify. Mm-hmm.
may social media na. Sa tingin nyo ba, mas madali bang mag-introduce ng compositions o mag-promote ng kanta ngayon? Depends how creative you are. Mm-mm. Or pero yung creativity ng artist, if you want to promote, nasa artist yun eh. Kung sino yung magaling gumawa ng, you know. Ako, siguro para sa akin, originality is very important. Of course. Pa rin, course. Hindi yung gaya na lang, gaya ng gaya, hindi. Yan. Saka yung may akin, puso. Originality pa rin. May puso, originality. Yun yung mga factors that will make you stand out. Kaya actually, nangyayari, nagiging uso kahit papano, pabalik-balik yung mga revivals eh. Di ba? Yung binibigyan ng mga bagong tunog o flavor, ang popular OPM hits noon. Ano masasabi nyo rito? Okay ba sa inyo yun? Sa akin, okay yun. Okay lang. Remakes and ano, revivals. Yeah. Or actually, remakes ang tawag doon, no? Or sometimes, limitado eh. yung napoproduce. So they're trying to get from the past na magaganda eh. Oh, kasi nga masyadong wala na kasi gumagawa ng ganun. Parang 'di ba? Parang let's reintroduce it to the new generation. Yeah. Tried and tested na yung song na 'yan eh. Nabanggit mo kanina yung sino ang baliw. Yes. Ang kakantahin ngayon yun, R&B. Ha? Ano na tingin mo? Ano tingin mo? Hindi ako R&B singer. Pero paano kaya kalalabasan? Di ba? Nasa Areglo rin naman yun eh. So, sa bagay. Nasa Areglo rin yung producer din yun. At sa critical nga yung producer and arranger also. Pwedeng makriticize kung hindi bagay, di ba? Oo, pero what are criticisms now, di ba? Everybody is a critic. Yun ang iba ngayon, di ba? Everyone's a critic. So. Well, dahil usapang OPM tayo, meron kami ditong ginagawa dito madalas sa mga aming guest namin. Meron kaming itatanong or babanggitin at sasabihin mo kung ikaw ay check ka dyan or ex. Okay. Or ex yan. Wow. Ano, sasali ko para naman okay. Yung musicality natin hindi nawawala eh. Yung mga itatanong ko sasagutin natin. Check tayo dyan kung agree okay, ka. Okay. At kung ayaw mo ay ex yan or no. Okay? Tapos yung explanation namin na. Doon muna tayo sa mga tanong. Sige. Let's try. First question. Nakukuha ba ng OPM ngayon ang nararapat na suporta galing sa gobyerno? X. X yun. X ata yun. X na X. Okay. X din ako. Malaki ba ang tulong o impluensya ng social media sa paglago ng OPM sa bansa? Siyempre. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yan. Uh-oh. So, malakas. Check tayo dyan. Check tayo yes, dyan. Check. Okay. Mas malaki na ba ang in-improve ng OPM in terms of musicality ngayon kaysa noong mga nagdaang dekada? Hirap na na. Pwede ba hindi siya magod? Hirap na. Parang, hindi, ako sasagot ako. X yan. X pa rin. Di ba? Okay. Marami pa bang matututunan ang mga kabataang musiko ngayon? Marami naman. So, check tayo dyan. Check. Check yun. Check tayo dyan. And then, ito. Kaya bang lumaban ng OPM sa foreign music? Siyempre. Kaya yan. Check tayo dyan. Check tayo dyan. Sigurado. Kaya. Okay. Yes, check. Marami naman mag-original din. So, okay. Himayin natin yung mga sagot natin, yung mga sagot ninyo sa mga issue na yan sa pagbabalik ng reality check. This portion is brought to you by Probic Builders. We're having a pre-fabulous conversation this Sunday. If you're on the hunt for building your house, check out our discussion on prefabricated homes as we speak with one of the leaders in that area, Engineer Ruben Quintal Jr., CEO of Top Notch Construction Corporation and Prefab Homes Philippines Corporation, joins us on the discussion about his enterprise journey as well as rethinking how homes are built. Pinakaingatan ko, first is quality talaga. We don't compromise with quality. Pangalawa is yung trust ng client. Medyo mahirap na yung mag-proceed yung project kapag nawala yung tiwala sa'yo ng client. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Alam namin ang iyong pagsisikap.
Damdaman namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang paghirap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang digalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon, ay lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat unti at tagumpay. Nagbabalik ang reality check, mga Kanet 25. Kasama pa rin natin si Ms. Cooley Desma at Mr. Tats Faustino. Natalakay na natin ang O, o opportunity, at P, popularity. Ngayon naman, M, o musicality, o yung pagiging sensitibo at kaalaman o talino natin sa musika. Noong 70s, nauso yung rock music eh, kung tawagin. Patok dyan yung grupong Hot Dog. Yes. Ano? Pero OPM pa rin. At syempre, yung banda namin, BST and Company. Then, nag-evolve yung noong 80s na folk music naman. Naging sikat na tunog ng OPM. And then came 90s era ng rock at alternative music ng bands ang mga nauso. Itong pagpasok ng 2000, mas into Pinoy rap at P-pop naman. Ano? Mm-hmm. Ikaw, Tats, as a composer and Ku as an artist. Yes. Bilang mga musiko, paano kayong nakakasabay sa pag-evolve ng music sa bansa? Actually, minsan dinadaan natin sa areglo din. Correct. We have to be updated on the arrangement, miski ano pang material yon. That's why yung mga revivals or remix work. Kasi inaareglo into yung nasa taste ng generation today or for that certain era. Kanyan. Mm. Yun, nasa areglo din yun. At pwede mag-sample? So, sige nga. Mm. Kung iyong pakinggan ng mga kundi man, kung ikay tinuturing na kabataan, marahil nga ikay matatawa sa nais sabihin itong mga kanta. Huwag lalaitin, makalumang mithiin, bata tanungin kung nung ibig sabihin. Walang kinaiba ang iyong nadarama kung ikay umiibig, umaawit ka dahil sa'yo. Wow! Tatlo yun. Na ginawa ko. Yung... Talaga? Sayang, walang drums dito. Oh, sayang. Oh. Kaya pala, meron kang concert na puro OPM ang kinanta mo. Ano, sabi ng audience sa'yo? Perfect. Totoo, first time ako nakarinig na gano'n after the show. Sabi ko, oh, thank you for letting me know. So ngayon, meron kaming bagong ano gagawin. I love OPM. Yan. Wow. So sasali namin yung VST ng mga kanta. Oh, yeah. Yan, yung mga ganyan, yung mga rock ng Pinoy, Hot Dog, yung mga gano'n. I ang gaganda OPM, eh. Ang gaganda ng mga kailan dati. Kailan gagawin yan? September 23. We're going to do one also sa Music Museum at saka yung isa sa Hacienda Isabela. Nagko-concert September 23, ha? September 23, on a Saturday. Wow, yeah. All right. Now, ang ganda nung ginawa mo na yun. Oh, anyway, himayin natin. Sinampulan tayo. Himayin natin yung mga sagot natin sa check tayo dyan. At X yan, portion kanina. Okay. Kaya bang lumaban ng OPM sa foreign music? Yes. Sabi natin, yes. Ano? Siyempre, kaya yan. Kasi we are a nation of talented, di ba? It's starting now, SB19, di ba? Yes, of course. Patok na patok. Tanungin sa inyo kanina yan eh. Ang napapansin ko, napakarami.
Oh, sabi nga nila, sandamakmak ang mga bata at baguhang musicians ngayon dahil na rin tayo nasa digital age na. Kung meron man silang dapat matutunan sa ating henerasyon sa OPM ay ano sa tingin nyo? Huwag kalimutan pa rin, no? Ang pagka-OPM. Of course. Atin yun eh. Oh, kung hindi natin isusuport ang sariling atin natin, papano na lang tayo, di ba? Kats, ano dapat lang matutunan ng mga musiko ngayon? Actually, I always go for originality besides the heart, di ba? Yung heart, yung puso natin. Inspired din. Yeah. Kahit na hindi as original, pwede rin may influence pa rin. Kasi nga, that's why nga sabi ko, they are very lucky now. Masyado na-exposed sila lahat sa different kinds of artists, ganyan, from all over the world. And we can always, di ba, get ideas here, ideas there. Pero at the same time, make it your own. Kaya yung gagawin nilang, di ba? Gagawin nilang correct sariling yeah atin. Gagawin natin ang OPM. Yung roots, ano ha? Yung roots pa rin yeah natin na Filipino, OPM. Para hindi naman puro... Kasi kung saan-saan lang, dami, napakaraming makikita mo ngayon eh. Eh, hindi nagsasucceed tuloy. Pero eto, ngayon, currently, mayroong Pinoy boy band na SB19, nabanggit mo nga kanina. Nagpapakilala na globally. So, you think ito na yung panahon na iniintay nating lalaban at makikipagsabayan ng Pinoy sa foreign music dahil dito tumatakbo yung mga K-pop music craze eh. Why not, di ba? Sana nga. Pero sana hindi lang boy band, kundi mayroong mga soloists din tayo. Ang gagaling ng mga soloists natin. Oo naman. At saka alam natin, ito'y sabi mo nga kanina eh, nakakatulong sa turismo. Yes, can you imagine kung makapag-create sila ng video na let's just say these guys, no? Yung SB19, magamit ng tourism. Di ba? Gumawa sila ng isang amazing video about the Philippines. Pero hindi yung usual na video na... hindi lang yung usual, kundi maging creative pa yung tourism. Hindi puro entertainment. Relevance. Hindi ordinary. Okay. Ano nararamdaman mo ko kapag mas marami pumapasok na foreign acts dito sa bansa para mag-concert kaysa local artists? Hindi natin mapipigilan yun eh. Ako, I'm not against it, pero sana may control lang. Na for example, ako, I brought this up before eh, na misunderstand pa nga ako eh. Kasi sabi ko, because there are so many local artists, you know, ang mga producers natin are trying to make it a successful production in terms of ticket sales also. Sana mag-support ang ating mga nagpo-produce ng mga foreign acts na wag muna kasi ang foreign act it can sell anytime eh. Yung ating mga foreign acts sana i-limit lang at saka yung tamang panahon. Or siguro katulad nung bill ko nung araw na hindi mapasa-pasa, sana pag local artist or local producer dapat walang amusement tax. Tama rin. Pag foreign, meron. Correct. Di ba? Ganun sana. Kasi well, malaki ang kita, di ba? Subukan natin ulit. Baka sa administration ngayon, baka lumusot. Bilang huling tanong, ano ang mensahe nyo sa mga Pilipinong hanggang ngayon ay hindi pa mulat sa halaga ng pagsuporta sa mga musikang sariling atin? Mauna ka, Ku. Sa akin kasi, hindi mo mapipilit ang audience eh. Ang support natin should not only be with our music, pero kundi lahat ng pinoproduce nating local items, clothes, you know. Nasa puso dapat ng Pilipino to love what is Filipino. But at the same time, the people who produce music, the people who create clothes na local, kailangan maging quality. And then, hindi ka mahihirapan. Kasi maganda eh, di ba? Hindi yung natastas na yung ano, or else, napaka-ordinaryo nung pagkanta, yung production. Nasa sayo yun. Tinipid. Yes, give them quality. The Filipinos know quality already dahil ang dami nilang naririnig na excellent music from abroad. Correct. And even whatever is produced, di ba, sa ibang bansa. Pero kaya natin. To kaya follow natin up on that, yung quality and everything, pakinggan nyo kami. Pakinggan nyo
ang OPM. Give it a chance. Give it a chance. Miski yung mga dati, actually. Pahinggan nyo. Pahinggan nyo rin. Discover. Discover. Rediscover. Kung paano namin minahal yung OPM nung araw. And malalaman nyo yung roots of all this. Yung kung bakit, ba't tayo Pinoy? Ba't OPM ang tawag natin? Bakit natin mahal to? Diba? Pakinggan nyo lang. Pakinggan nyo lang. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you for having us. At sa pagpapaulak nyo ngayong gabi, naway ang episode na ito maging eye-opener sa lahat na tumatangkilik at dapat tangkilikin ang original Filipino music. Thank you very much. Thank you, Ren. Magbabalik po ang reality check. Ngayong linggo sa Sine Throwback. Kung may naharap kami, ano pakialam mo? Alam mo kasama, hindi ko gustong tabas ng dila mo. O ano mo yun? Ikaw na ang bahala sa dalawang yan. Ako talaga ang bahala. Tsakin mo. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. And here he is, Boyet De Leon in the flesh. Alam mo kasi bata pa lang ako, diloko lang. Bata. Ako naka-shorts na. Bata ka ba na? Alam mo ba kung paano ko sila inalagaan? 50 years in the industry, right? Paano nangyari yun, 47 ka lang? Hindi ko nga maintindihan. Parang mali ang mathematics, ano? Ipinapanganak ka bang magaling na artista o natuturo yan? Siguro nasa dugo ko eh. Saan ka humuhugot? Meron tayo lahat. Yung toolbox. Well, I have a makeup kit. Hindi ako makapaniwala, wala siyang chan. Nagkukulay blue na nga ako, sabi ko kanina. Hindi humihinga. You have a certain way of walking eh. Ano natutunan yun sakali? Ayan na siya. I wanted to buy some of my movies, the bad ones. And burn it. Nagkatuluyan ba kayo ni Vilma? No. Hindi, sinora yun. Wrong number ako. 5-7 years. Lahat, I lost everything. Umabot ka sa pagsasana ng bahay? You know, I just like, help! Grabe. Hindi mo maisa sa pelikula yung nangyari sa akin. Kung ako ang papipiliin sa kung anong tugtugan ang mas gusto ko, makakalamang sa akin ang OPM noon. Bakit ka mo? Narito ang checklist ko ngayong gabi. Una, kaya nga OPM kasi ito ay original Filipino music. Gawang Pinoy, tatak Pinoy, mula sa letra at tunog ng mga sarili nating musiko sa bansa. Yun pa lang sapat ng dahilan para suportahan natin sila. Pangalawa, ang OPM ay sumasalamin sa kultura at damdamin nating mga Pinoy saan man sa mundo. Kaya dapat ang OPM noon ay maka-impluwensa pa rin sa OPM ngayon at hindi makabanyaga ang tunog. Panguli, ang ikasisikat at ikauunlad ng ating OPM songs at artists ay ikasisikat at ikauunlad din ng ating bayan. Kaya sana mabigyang pansin din ng ating pamahalaan ang kanilang pangangailangan. Ako po si Tito Soto, hanggang sa susunod na Sabado. Ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin, mag-reality check tayo.